Librong Itim, an anthology of Philippine horror stories, Volume 5, copyright 2018 by Precious Pages Corporation. Performed by John Vincent Hoson. Hell's Door by Maureen Nika B. Lacuata. Maganda at malaki yung bahay, kaya namin binili. Saka kitang-kita kasi yung lawa mula sa second floor. Nagustuhan ng asawa ko, kaya hindi ko na inalampaan kung ano-ano tungkol dun sa bahay. Sagot ng isang lalaki na nakasuot ng kulay kahel na damit na may malaking letrang P sa gitna. Pagdating niyo sa bahay, may naramdaman ba kayong kakaiba? Tanong ng isang babae na tanging boses lang ang naririnig dahil hindi siya kasama sa kuha ng kamera. Wala, sa totoo lang, akala ko mapapanatag kaming tumira dun. Dahil kakaiba yung aura ng bahay. Yung tipong kapag pumasok ka, ramdam mong ligtas ka. Ganun. So, kailan nagsimula yung mga kaganapan na humantong sa... Bakas ang pag-aalangan ng babae kung sasabihin ba niya ang kasunod na salita o hindi na. Sa pagpatay ko sa asawa ko. Pagtutuloy ng lalaki na ngayon ay napayuko, dala na rin ng pagsisisi sa nangyari. Gaya nga ng sabi ko, yung aura ng bahay, hindi ko maipaliwanag. Pero kapag nandun ako, pakiramdam ko ay kaya kong gawin ang lahat. Pinalalakas nito ang loob ko. Pinatataas ang self-confidence ko. Yung pakiramdam na ako ang laging tama. Sa tingin ko, nagsimula ang lahat nung nag-umpisa akong magsugal sa kasino. Kasama ng isa kong kaibigan. Palagi akong talo. Sige lang ako ng sige dahil pakiramdam ko, sa susunod ay mananalo na ako. Kahit pa inaaway na ako ng asawa ko, wala akong pakialam basta gusto kong yumaman. Yung sobrang dami ng pera ko na hindi ko na alam kung saan ko ilalagay, yun ang palagi nasa isip ko. Isinugal ko ang lahat. Pati yung bahay ay ginamit kong collateral hanggang sa nalubog ako sa utang. Na habang tumatagal, lalong lumalala ang away namin ng asawa ko. Hanggang sa nagpasya na siyang iwan ako. Noong mismong gabi na alis na siya, hindi ko alam ang gagawin ko. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Yung sobrang pagmamahal ko sa kanya, yung takot na mawala siya, lahat na. Sinubukan ko siyang pigilan pero sampal ang inabot ko. At ang sunod ko lang naalala ay may hawak na ang kutsilyo at nakahandusay sa harapan ko ang asawa ko na naliligo sa sariling dugo. Hell's Door by Kay Salonga. Article posted on July 10, 2008. Ang sira-sira at lumang bahay na nasa litrato ay ang pamosong bahay na matatagpuan sa Laguna. Kilala ito sa misteryong bumabalot sa buong bahay na sinasabi ng karamihan na naging sanhi ng mga pagpatay sa mismong bahay na ito. Ang video na nasa itaas ay ang panayam namin sa isa sa mga nanirahan dito. Siya na lang ang nag-iisang buhay sa walong pamilya na naging residente ng naturang bahay. Tinawag ito ng karamihan na pintuan ng impyerno dahil ang lahat ng nanirahan dito ay nasangkot sa karumal-dumal na mga pagpatay. Ayon sa panayam kay Legaspi, nasabi niyang ang bahay na ito ay may kakayahang ilabas ang lahat ng pinakatatago at pinakamadilim na pagnanais ng lahat ng nanirahan doon, kabilang na siya. Bukod pa roon, nagagawa rin daw ng bahay na palalain at pabigatin pa ang galit, takot at kalungkutan sa puso ng mga naging okupante nito. Ngayon ay wala nang may gusto pang manirahan dito dahil sa takot ng ilan, nasapitin din ang kamalasang nangyari doon. Ang nag-iisang tanong para sa amin ngayon ay kung nagkataon nga lang ba ang lahat ng nasa kasaysayan ng bahay na ito? O sadyang dito nga matatagpuan ang pintuan patungo sa impyerno. 3 araw matapos naming mabasa ng kaibigan ko ang article tungkol sa Hell's Door, nagpa siya kaming puntahan ito. Mahilig kasi siya sa mga ganito. Halos yata lahat ng mga haunted na lugar ay napuntahan na namin para lang patunayan kung totoo ba o hindi yung kwento tungkol doon. At sa itinagal-tagal namin sa paggawa niyon, wala pa ni isang multo o engkanto kaming nakita. Nagsisimula na nga kami magduda kung totoo ba talaga sila. Ren, yung video cam, i-on mo na.
Utos ni Fritz habang iniilawan ng dalang flashlight ang kabuuan ng first floor ng bahay. Bali sa tandem namin, ako yung cameraman at siya yung bida. Nagsimula si Fritz na puntahan ang bawat sulok ng bahay habang nagkikwento para lagyan ng suspense yung ginagawa namin. Nakasunod naman ako. Habang naglalakad ay may nadaanan kaming isang lumang photo album na nakapatong sa mesa. Binuklat niya ito at inisa-isang tignan ang mga estranghero sa larawan. May isang litratong pumukaw sa atensyon ko. Isang babae ang napapagitnaan ng dalawang lalaki habang nakaupo sila sa isang bench. Naalala ko tuloy yung kababata namin ni si Michelle. Simula nung maliliit kami ni na Fritz, gustong-gusto ko na si Mitch dahil sa mapupungay niyang mata. Sa kasamaang palad, nang nagsipaglakihan kami ay hindi ako, kundi si Fritz ang nagustuhan niya. Sobra ako nasaktan nun dahil sa dinami-rami ng babae sa mundo, ay si Mitch lang ang minahal ko ng sobra-sobra. Uy, bakit tulala ka? Nagulat ako ng tapikin ni Fritz sa braso. Ngumuso siya sa bandang kaliwa at saka lumapit sa isang luma at puro sapot na organ. Pinadaanan niya ng mga daliri ang bawat key ng organ. Tumunog ito na parang bagong-bago pa. Biglang pumasok sa isip ko ang isang kompetisyon na dapat ay pareho naming sasalian ni Fritz nung high school kami. Pero hindi ako naarating dahil nagkamali si Fritz ng sinasabing araw at oras ng kompetisyon. O nagkamali nga ba? Siguro ay sinadya niya yon dahil alam niyang mas magaling akong magpiano kaysa sa kanya. At kung sumali ako, malamang ako na ang manalo. Uy, Ren! Ano ba? Ayusin mo naman! Ngayon na pa ako nagkikwento pero hindi mo naman pala kinukunan. Sigaw ni Fritz na dinaig pa ang among nagpapasweldo sa isang empleyado. Sorry, may naalala lang ako. Umakyat siya sa hagdan patungo sa second floor at nang malapit na sa itaas ay biglang naipit ang paa niya. Nasira kasi ang kahoy na naapakan niya. Ren! Ren! Tulong! Bilis! Sigaw ni Fritz kaya dali-dali ko naman siyang nilapitan. Inilapag ko sandali ang video cam at saka ako siya hinila paakyat. Kung ako siguro naipit, itatawanan pa ako ng siraulong to. Kagaya na lang nung maliliit kami. Habang nasa itaas kami ng puno, ay aksidente akong nahulog. At sa halip na tulungan, ay pinagtawanan pa niya ako habang nakakapit ako sa isang sanga. Nang biglang maputol ang sanga, ay mabilis ang bagsak ko na naging dahilan ng pagkabali ng buto ko sa binti noon. Napakawalang kwentang kaibigan ni Fritz, ano? Ang tagal nito, akala ko malalaglag na ako eh. Sita niya, sabay batok sa akin. Tara, doon tayo sa kwarto. Baka naandoon na yung pinto papuntang impyerno. Pagkapasok namin sa kwarto, ay nakaramdam ako ng parang mabigat na puwersa ang pumatong sa mga balikat ko. Sobra akong kinilabutan pero hindi ko naman masabi kay Fritz. Dahil tatawanan lang niya ako at sasabihin na duduwag lang. Ilang hakbang ko papapasok, ay nagsimula ng tumakbo ang kung ano-anong bagay sa isip ko. May mga flashback ng dati naming alita ni Fritz. Bumabalik lahat ng alaala ko kahit pilit ko lang kinalimutan dahil kaibigan ko siya. Parang pilit na ipinapaintindi sa akin kasalanan ni Fritz ang lahat. At hindi ako dapat pumayag na palampasin na lang ang lahat ng yun. Huminto ako sandali sa paglakad. Umaasang mawawala rin ang mga alaala. Pero mali ako. Lalo lang nagpaikot-ikot sa ulo ko ang mga bagay na yun. Kasalanan ni Fritz. Kasalanan ni Fritz. Sabi nito. Nagpaulit-ulit ang mga katagang yun hanggang sa napansin ko na lang na binibigkas ko na rin yun. Kasalanan ni Fritz. Kasalanan ni Fritz. Sabi ko. Pagkatapos ay naramdaman kong may tumapik sa pisngi ko. Hoy! Anong kasalanan ko? Anong nangyari sa'yo? Sinasanibo ka na ba ni Satanas? Natatawang tanong niya. Mas magaling ako kay Fritz. Mas magaling ako. Dagdag pa ng kung anumang nasa isip ko. Wala siya dapat dito. Dapat ako lang. Kung wala siya, mapapansin na ako ni Mitch. Nang pumasok na ang mga katagang yun sa isip ko, pinakatitigan ko si Fritz sa mga mata. Ren, ano ba? Huwag mo nga akong pinagtitripan. Ah! Sumigaw ako pagkatapos ay sinugod ko siya. Ren! Ipit na sigaw niya habang sinusuntok ako sa braso. Nang mabitawan ko si Fritz, ay siya naman ang pumaibabaw sa akin at pinagsuntok ako. Kung noon ay alam kong walang-wala ang lakas ko kay Fritz, ngayon ay ramdam kong malakas ako at mas malakas ako sa kanya.
Kaya ko siya. Sinipa ko siya sa tagiliran at nang matumba, ay agad akong tumayo para sugurin siya. Nagtagal kami sa palitang suntukan hanggang sa napagod na siya at hindi na pumalag pa. Mas magaling ako kaysa sa'yo! Mariing sigaw ko habang pinagsusuntok ko ang mukha niya. Ang kaninang maamong mukha ni Fritz ay natagtad na ng galos at duguan na rin ang kanyang mga labi at ilong. Tama na! Pakiusap! Pagmamakaawa niya pero ayaw tumigil ng mga kamay ko. Lahat ng galit na hindi ko nailabas noon ay parang dumadaloy na sa mga kamay ko at parang hindi ito titigil hanggat hindi gumagaan ang pakiramdam ko. Hindi pa ako nakontento at kinuha ko pa ang video cam at pinaghampas yun sa ulo ni Fritz. Hanggang sa pakiramdam ko ay nabasag na ng tuluyan ang kanyang bungo. Puro talsik na ng dugo niya ang mukha ko pero bakit nasisiyan pa rin ako sa ginagawa ko? Nang bitawan ko ang video cam, ay wala nang buhay ang katawan ni Fritz. Kasabay ng unti-unting pagbalik ng katinoan ko, ay narinig kong may tumawa. Isang napakalalim na boses ang pumuno sa kabuuan ng bahay. Galak na galak siya. Noon din ay bumalik sa isip ko ang nakasulat ng article na kasabay naming binasa ni Fritz. Ang bahay na ito ay may kakayahang ilabas ang lahat ng pinakatatago at pinakamadilim na pagnanais ng lahat. Umiyak ako ng umiyak sa harap ni Fritz. Hindi ko alam na ganito pala katindi ang kinikimkim kong galit sa kanya. Hindi ko alam na may parte pala ng pagkatao ko na kayang gumawa ng ganito. At lahat na ngayon ay nailabas ko dahil sa bahay na ito. Totoo bang maimpyerno? Sa palagay ko ay oo. At nandito ako ngayon sa mismong pintuan nito.